Buong kumpiyansang naglalakad si Julius. Suot-suot ang mamahaling sunglasses. Kasukasunod ang nagmamadaling sekretarya at dalawang security escorts. Naghihintay na rin ang mga empleyado sa lobby, nakayuko at bumabati sa kanya. Sa paglagpas ay rinig ng gwapong CEO ang impit na kilig ng mga babae. Napailing na lang ang binata at napangiti. Si Julius Kiel Canlas, ang isa sa kilalang bilyonaryo sa bansa. Walang hindi nakakakilala sa nagmana ng malaking construction company at iba't ibang properties ng mga Canlas. Dire-diretso siya sa opisina at kaswal na umupo. Good morning, sir. Tiningala niya ang magandang sekretarya. May schedule meeting po kayo with Mr. Topacio. 9 in the morning. Ngiting-ngiti nitong pagpapaalala. Got it, Jillian. Thank you. Excuse me, sir. Nang lumabas ito, ay hinawi ni Julius ang suit na suot-suot. Sa halip na ituloy ang pagsilip-sarilo, ay nasulyapan niya ang kaliwang braso. Unti-unti niyang itinataas ang suit. Napakunot-noo siya nang makita ang isang maliit na tila butlig na naroon sa maputi niyang balat. Paanong hindi niya namalayan na may nakakagat na insekto sa kanya? Secretary Jillian. Yes, sir. Sagot ng sekretarya sa kabilang linya. Call Auntie Mira and send her here right now. Nang ibaba ang tawag, ay nanatiling nakalukot ang noo ni Julius. Nakatitig siya sa namumulang butlig na nasa balat niya. Hindi normal sa kanya ang ganito. Dahil nung bata pa lang, ay siya ang literal na halimbawa na hindi pinapadapuan ang lamok ng mga magulang. Lumaki siyang hindi nagagasgasan o nasugatan man lang. Kaya big deal ito sa kanya. Lalo na't hindi niya alam kung saan ba nagmula ang butlig na nasa balat niya. Julius! Auntie, do you need anything? Tanong ng tiyahin na kanyang chief of staff. Can you look at this? Ipinatong niyang braso habang nakatupi ang mahabang manggas sa ibabaw ng mesa para ipakita sa kapatid ng ina. I don't know if this is a rash or a blister. Naguguluhang aniya ni Julius habang nakatitig doon. Sinilip naman yon ni Mira. Where did you get that from? I don't remember anything. Ngayon ko lang to napansin. Nagkatinginan sila. Sasabihin ko sa sekretarya mo na i-schedule ka today sa dermatologist kay Dr. Sanchez. I can't. May importante akong meeting around 9. Ibinaba na ni Julius ang manggas ng suit. Mawawala naman siguro to. Sasabihan ko ang mga kasambahay na mag-general cleaning sa bahay. Magpapatawag din ako ng on-call cleaners para maglinis dito sa kumpanya, especially dito sa office mo. Inilibot niya ang mga mata sa loob ng kanyang malinis na opisina. Baka may naligaw na lamok o anong insekto rito. Are you sure? Binalikan niya ng atensyon ang tiyahin. Yes, Auntie. Hindi naman siguro to seryoso. Okay. Pwede na ba kitang maiwan? Yes, you may. Ngumiti siya sa tiyahin. Nang mawala sa paningin ni Julius si Mira, ay doon lang naglaho ang ngiti niya at muling sinulyapan ang nasa braso. Sana nga lang ay hindi ito ganoong kaseryoso. Nang magmulat ang mga mata ay diretso na agad si Julius sa banyo para maligo. Nang matapos ay humarap ang binata sa salamin. What the hell? Mahina niyang tanong sa sarili. May ilang maliliit na butlig na tumubo na rin sa kanyang magkabilang braso. 1, 2, 3. Bilang niya sa mga ito habang nananalamin. Huminto si Julius at pinagmasda ng sarili. San ba galing ang mga lechong butlig na to? Kausap niya sa sarili. Kahapon ay isa lang ito sa braso niya. Pagkatapos naman ng meeting niya, ay nagdiretso lang siya sa site kung saan may pinapagawa siyang isang commercial building. Kaya saan niya ito posibleng makuha? Hello, sir? Jillian, malilate ako. Kumaliwa ang itim na kotse ni Julius, imbis na dumiretso sa highway para sa direksyon ng kumpanya, tinungo niyang isang sikat na derma clinic. Nagbilin lang siya ng kaunti sa sekretary at pinutol na rin ang tawag. Good morning, Mr. Canlas. Sinalubong agad siya
ng front desk clerk. Ngumiti naman ang gwapong binata dahil hindi nakasarado ang ilang unang botones ng suot na long sleeve na polong puti ay inayos niyang nasa bandang dibdib dahil baka makita nito ang mga butlig na tumubo na rin doon. Doctora Sanchez is waiting for you, Mr. Canlas. Dinala na si Julio sa loob ng isang kwarto kung nasaan ang doktora. I don't know where I got this. Kasalukuyan siyang nakahiga at tinitingnan na nito ang ilang nasa katawan niya. Kailan to nag-start? Hindi ko alam. I just noticed it yesterday. Patuloy niyang pagbibigay alam sa doktora. May nakain ka bang allergica? Napatitig siya sa kisame. Wala siyang matandaan. At saka maingat siya pagdating sa mga pagkain. Nothing. Malalim na napaisip ang babaeng doktor. How was the checkup? Sinundan si Julius ni Mira pagpasok nito ng opisina. Binigyan ako ni Dr. Sanchez ng gamot at ointment. Hinagis pa niyang ilang gamit sa ibabaw ng mesa matapos pabagsak na umupo sa silya. Kinuha yun ang tiyahin at binasa. Kapag walang nangyari, bumalik raw ako sa kanya. You should take a leave, Julius. Ako nang bahala rito. Baka naman dahil marumi na ang opisina mo o sa alikabok mo nakuha yan. Nasaan nga pala yung mga cleaner? Natanong ng binata. Bukas pa nakaschedule for cleaning ang kumpanya. Bumalik ka na muna sa bahay para makapagpahinga. Payo ng tiyahin. Pinagkatitigan ni Julius ang sarili sa salamin ng banyo. Wala pa rin nangyayari kahit ininom na niya ang resetang gamot ng dermatologist. Nababahalan rin ng binata ng makitang nag-uumpisa ng maging sugat ang nasa braso niya. Maliit pa lang naman pero makikita na. Iyon ang kauna-unahang butlig na napansin niya. Kaya nagmamadali niyang tinawagan ang tiyahin. Doktora, sinunod ko lahat ng bilin niyo. I took the meds and applied the ointment but still nothing happened. Reklamo ni Julius sa harap ng babaeng doktor. Calm down! Inabot ng kaharap na si Mira ang kamay ng pamangkin. I honestly did everything, Mr. Canlas. But this is a new and rare case. Ilang weeks ko nang hindi makita ang dahilan ng blisters mo. Hindi allergic reaction. Hindi rin chicken pox. Wala ka rin namang underlying condition. Paliwanag ng doktora. So, ano nang mangyayari? Nakalahad pa ang dalawang kamay niya sa doktorang parang wala nang maisagot kung bakit mayroon siyang hindi may paliwanag na mga butlig. Useless. Galit at parang bubuyog na bumubulong si Julius nang makapasok sa loob ng bahay. Hindi pa rin siya makapaniwala na walang naibigay na kalinawan na dahilan ng doktora sa kaniyang balat. Binagsak niyang sarili sa mahabang sofa. Naipasa ko na sa iba't ibang doktor ang records at ilang pictures ng skin condition mo. For sure na may makakatulong na sayo. Pampalubag loob ni Mira sa dismayadong pamangkin ng maibaba ang cellphone. Make sure na hindi useless ang mga doktor na yun. Don't worry, Julius. Umupo ito sa kabilang sofa. I'm sorry, Auntie. I'm so stressed right now. Ayokong dumami pa ang mga to at matulad dito. Seryosong aniya niya. What do you mean? Nasapo ni Mira ang bibig nang itaas niyang manggas na suot na polo at ipakita rito ang kauna-unahang butlig na tumubo sa kaniya na ngayon ay mabilis nang naging isang sugat. Yes, Auntie. This is alarming. Nagkatitigan silang magtiyahin. If we don't know what's going on, siguradong magiging ganito na rin lahat ng nasa katawan ko. And I can't live like this. Dagdag pa ni Julius. You won't, Julius. Gagawa tayo ng paraan. Siguradong sagot ni Mira habang hawak ang kamay niya. Tumango naman ang binata. Kahit saang lupalop ay pupuntahan niya. Magamot lang ang tumubo sa balat niya. Sa dinami-rami ng pera niya, uubusin niya yon gumaling lamang. Nakangiwi si Julius habang tinatakpan ng bandage ang bilog na sugat. Mas lumalaki ito habang lumilipas ang mga araw. Apektado na rin ang trabaho niya, lalo na tumutubo yon sa dominanteng kamay niya. Hindi siya makapag-focus dahilan para hindi muna siya pumasok sa kumpanya.
dahil laging mahabang suot na manggas, ay dumidikit yon sa balat niya. Auntie, anong sabi ni Dr. Aurelio? Nakataas na agad ang kalahating katawan niya sa kinaupuan habang parating ang tiyahin. Kausap nito sa cellphone ng kahuli-hulihang magaling na doktor na alam nilang makakatulong sa kanila. Yung ibang tinawagan nila at binigay na gamot ay wala rin nagawa. Ganun na rin ang ilang pamahid na halos makalaglag pa nga ang presyo. Wala pa rin epekto. Lumunok si Julius at inilapat na ang pang-upo sa sopa. Abang na abang siya sa sasabihin ng tiyahin. Huling baraha. Huling tsansa na niya ang baniyagang doktora. Ilang bansa na ang pinuntahan nila noong nakalipas na mga linggo, pero nanatiling walang kasagutan ang kalagayan niya. I'm sorry, Julius. Napakurap siya. Wala rin siyang makitang posibleng reason sa condition mo. Paanong wala? Hindi makapaniwala niyang usal. Katulad ng sinabi ni Dr. Sanchez at ng ibang doktor, hindi nila makitang dahilan ng kung anong tumubo sa'yo. Gulong-gulo ang binata habang nakikinig. You're healthy. You're not allergic to anything. You also stop using products on your skin. But still, anong gagawin ko, auntie? Matigas at inis na awat ni Julius. Bumaha ang katahimikan sa magarang sala. Hihintayin ko na lang na dumami tong buwisit na mga mutlig na to? Hahayaan ko na lang na maging sugat katulad nito? Napapikit si Mira nang ipakita ng binata ang bandage na nasa braso. Wala ring maisagot ang ginang. Napatingala si Julius. Gulong-gulo na ang isip niya. Saan ba siya pupunta para maresolba ang problema niyang ito? Sinong lalapitan niya? Sinong makakatulong sa kanya? Ma'am! Sir! Nilinga ni Mira ang kasambahay. Makisingit lang ho. Nahihiyang pasintabi ng may edad na kasambahay. Ano ho yun, manang? Usisa ng tiyahin niya. Baka lang ho, makatulong. Nanatiling nakataas ang muka ng binata. May kilala ho akong herbalista na tagabundok. Agad na ibinaba ni Julius ang muka at pinaling sa kasambahay. Si Ka Esteban, baka ho may maitulong siya sa inyo, sir. Stop it, manang, hindi kami naninihino, auntie. Napatingin si Mira sa binata. Binaling nito ang atensyon sa kasambahay. Tell me, sino siya? Si Ka Esteban ho, magaling siyang herbalista. Napagaling niya ho yung mayor na dinala sa kanya na matitigok na. Nasaan siya? Nabuhayan ang loob si Julius nang tumayo at lumapit sa matanda. Napatingin na lang sa kaniyang tiyahin. Where's that herbalist? Desidido niyang tanong. Julius, you don't have to do this. Pwede tayong mag-try ulit sa ibang bansa, pero hindi kung saang bundok. Patuloy lang ang binata sa paglalagay ng damit sa isang travel bag. Nakaupo siya sa kama at determinadong naghahanda para umalis. Julius, I want to try. Nilingon nito si Mira habang pagod ang seryosong anyo. Wala namang mawawala. Auntie, ilang beses na nating sinubukan sa ibang bansa. Ano bang mawawala pa sa akin ngayon? I'll do whatever it takes para gumaling tong mga nasa balat ko. At kung ang herbalistang yun ang pwedeng makatulong sa akin, pupuntahan ko siya. Sasamahan niyo ba ako? Naghinang ang mga mata nilang magtiyahin. Kasi mas kailangan ko kayo ngayon. Lula ng sasakyan si Julius, kasakasama niya si Mira, at ang may edad na kasambahay na si Concepcion at ang anak nitong binatilyo na si Dekdek. Pasensya na po, sir, ma'am. Hindi pa rin po pala nasesemento ang kalsada rito. Aniya ng kasambahay. Ipinikit na lang niya ang mga mata habang parang nasa roller coaster ride sa tindi ng lubak na dinadaanan ngayon ng kotse nila. Napahinto pang lahat at napatingin sa kanya ng mauntog ang ulo niya. Ayos lang ba kayo, sir? Tanong ni Dekdek, nakatabi ng nasa driver's seat. I'm fine. I think magpa-function pa naman ang utak ko. Matabang niyang tugon. Sumilip na lamang si Julius sa bintana. Kailangan niyang tiisin ang lahat para makarating sa bundok kung nasaan ang matandang herbalista. Hindi rin naman siya naniniwala sa mga albularyo o mga manggagamot. Pero hindi ngayon.
lahat ng posibilidad kahit katiting, pangahawakan niya. Huminto na ang kotse. Tinanaw ni Julius ang mataas na bundok. Nandito na ba tayo? Tanong niya. Yes, sir. Tugon nang nakangiting si Dekdek. Great. Where is he? Nasa na si Kai Esteban. Sandaling natakpan ang sabikang pagkabahala ng bilyonaryo. Hinanap ng mga mata niya ang bahay sa baba ng bundok na pwedeng maging tirahan ng matanda. Nasaan siya? Ulit ng kanyang tiyahin. Sa itaas ng bundok ho, sir. Sagot ni Concepcion. What? Gusto niyang mabingi buhat sa narinig. Sa itaas ho siya ng bundok nakatira. Kaya sir, maganda na kayo at mahaba-habang lakaran ito. Bali walang sagot ni Dekdek. Awang ang labi ni Julius ng balingan ng tiyahin. Nakasakay na sana tayo ngayon sa eroplano. First class. Ani ni Mira na sumunod sa mag-inang maglakad. Muli niyang tiningala ang bundok. Napabuga na lang siya ng hangin. Hindi pa siya nakakaisang hakbang, napapagod na siya. Sandali niyang sinulyapan ang braso at napahinga ng malalim. Bakit hindi mo pa ginamot yung babae kanina? Patuloy lang si Soraya sa pagpitas ng dahon ng bayabas. Ate, hindi ko kaya. Seryosong putol niya sa bunsong kapatid. Itinuwid niya ang likod at humarap dito. Hindi ako katulad ni Lolo. Hindi ko siya magagamot. Sinong may sabi, ate? Ni hindi mo pa nga sinusubukan, hindi ba? Nahigit ni Soraya ang hininga. Paano mo nalaman na hindi kayo pareho ni Lolo? Nanatili siyang nakatitig kay Hiraya. Tinuruan ka ni Lolo. Nagtiwala siya sa'yo. Bakit ikaw? Hindi mo kayang paniwalaan ang kakayahan mo. Ibinaling niyang tingin sa ibang dako nang iabot ang kahoy na basket sa kapatid. Mauna ka na sa kubo. May kukunin pa ako. Kinuha naman yun ang bunso at iniwan siya sa gitna ng gubat. Hold on! Hinihingal na aniya ni Julius habang nakahawak sa magkabilang tuhod. Malayo pa ba? Tanong niya nang lumingon si Dekdek. Oho sir, dun pa sa tuktok. Damn it. Napatingin sa kanyang tatlo. Bakit? I need to pee. Kanina pa niya pinipigilan yon. Samahan ko na kayo sir. Sinamaan niya ng tingin ang binatilyo, kaya lang ito huminto. Kaya kong sarili ko. Tiningnan niya ang tiyahin at kasambahay. Sigurado ka? You might get lost. Ani yan ni Mira. I am more than my looks, auntie. Mayabang niyang tugon. Nakahinga ng maluwag si Julius ng maisarang zipper. Sa pag-ikot niya at sa paghakbang ng paa, ay kusa siyang natigilan. Buisit. San nga ba yun? Tanong niya sa sarili. Nalito siya sa kung anong direksyon ang tatahakin. Hindi na rin niya matanaw ang mga kasama. Napakamot ang binata sa ulo. Wala sa loob si Soraya habang naglalakad. Nasa isip pa rin niya ang pasyenteng dinala sa tuktok kanina. Agad niya rin pinababa yun dahil wala siyang lakas ng loob para manggamot. Sa paghinga ay tumingala siya sa langit. Paatras na naglalakad si Julius. Pinagkakatandaan niya ang paligid. Hanggang sa tumamang likod ng dalaga at ng CEO sa isa't isa. Aray! Agad na hinugot ni Soraya ang maliit na kutsilyo sa taling nasa bewang. Sino ka? Tanong niya sa matangkad at maputing lalaki. Inagod ng tingin ni Julius ang babae bago pinagpag ang braso at sinili pa ang sariling likuran na dumikit dito. Sino ka? Magsalita ka! Malakas na sambit ng istranghera na may hawak na kutsilyo. Kaswal niyang binalikan ito ng pansin. Hindi siya natinag kahit na nakahanda na ang matalim na bagay na hawak nito. Manipis ang katawan ng babae. At hindi nito alam na isa siyang taekwondo black belter, kaya kung magkakataon kayang-kaya niyang protektahan ang sarili. Sino ka? Pwede ba huwag kang sumigaw? Iritang aniya ni Julius na hinawakan pa ang tenga. At saka kung makatanong ka, parang ikaw ang may-ari ng bundok. Bulong niyang dagdag. Hindi ka taga rito.
aniya ni Soraya matapos pag-aralan ng mula ulo hanggang paa ang lalaki. Can you put the knife down? Hindi kita sasaktan. Kausap ni Julius sa babae. Hindi siya natatakot sa sugat na matatamo niya. Mas nababahala siya sa tetanus na makukuha sa nangangalawang na kutsilyo na hawak nito. Kung ganon, umalis ka na rito. No, hindi ako aalis. Napakunot noo si Soraya. Ang mabuti pa, tulungan mo na lang ako. I think I'm lost. Nawala ang mga kasama ko. I need to find them. Humakbang ang lalaki, kaya maagap siyang umatras. Huminto naman ito at tinitigan siya. Hindi kita matutulungan. Ang mabuting gawin mo, bumaba ka ng bundok. Doon mo sila hintayin. Tumalikod na ang dalaga. Wait! Aray! Halos mapatalon sa sakit si Julius nang sa pagharap ng babae ay nahawi at natamaan ito ang kaliwang braso niya. Doon lang napukaw ang atensyon ni Soraya sa puting bendahe na nakabalot sa braso ng istranghero. Nakapikit at gigil ang binata habang nakayuko. Pasensya! Huwag kang lalapit sa akin! Napataas ang mga balikat ni Soraya sa malakas na sigaw ng lalaki. Kasabay ng pag-ilingaungaw ng boses nito ay ang pagkabulabog ng mga ibon sa buong kagubatan. Rinig pa nila ang paglipad at paghuni ng mga ito. Hindi ka na nga tumulong. Nananakit ka pa. Hindi ko sinasadya. Pasensya na talaga. Just leave. Baka kung ano pang gawin mo. I would rather be lost than ask your help. Taong bundok. Kumisap ang mga mata ni Soraya. Masyadong masungit at masakit magsalita ang istrangherong ito. Sa bagay, ano bang aasahan niyang ugali ng mga nasa kapatagan at tagababa ng bundok? Leave! Parang nilukot na papel ang mukha nito nang lingain siya. Gusto pa sana niyang tulungan na lagyan ng gamot ang sugat nito. Huwag na lang. Naiinis na bulong ni Soraya. Tiningnan lang siya ng matalim ng istranghero. Tumalikod ng dalaga. Sa paghakbang, ay rinig niya ang impit na daing ng binata. Pero ipinagpatuloy niyang paglalakad. Bukod sa hindi niya ito gustong tulungan dahil sa ugali nito, hindi niya rin alam kung kaya ba niya. Hindi naman siya ang magaling na herbalista. Sir! Finally! Nagtitimping sambit ni Julius habang nakaupo sa malaking bato. Nagmamadaling lumapit sa kanyang anak ng kasambahay. Kanina pa ho namin kayo hinahanap. Kanina ko pa rin kayo hinihintay. Ano ho bang nangyari? Inlalayan siya nitong tumayo. May nakita akong babaeng tagabundok. Takot yata sa tao. Babae? Maganda ba? Nilingan ni Julius ang kaakbay na si Dekdek. Naalala niya ang mukha ng babae. Kung maganda, isang diwata. Kung hindi naman, impakta. Suwestyo ng binatilyo. Pinaling niya kaliwat kanan ng ulo. Ano sir? Diwata. Talaga ho? Pero hindi ako nabighani sa diwatang yun. Siguradong sagot ni Julius. Hiraya, isarado mo na ang mga bintana. Walang ganang naglakad ang dalagita. Kinuha nito ang kahoy na nakatukod sa bintana. Matulog ka na. Sunod na utos ni Soraya. Ate, ipinatong niyang lampara sa ibabaw ng makitid na mesa. Bumaba na lang kayo tayo ng bundok. Doon na lang tayo tumira. Tiningnan niyang nakababatang kapatid. Hindi ka naman manggagamot dito. Magulo sa kapatagan, Hiraya. Hindi ka tulad dito sa bundok. Tahimik at payapa. Huwag mo nang pangarapin ang lugar na hindi ka siguradong magiging masaya. Sa buhay, dapat marunong kang makontento. At ang buhay sa bundok ay sapat na. Tinitigan lamang siya ng kapatid. Nakatitig si Soraya sa lampara bago niya ito hinipan. Saktong narinig niya ang ingay sa labas ng kanilang kubo. Tao po! Tao po! Ate, may tao sa labas. Bumangon mula sa pagkakahiga si Hiraya. Kinuha niya agad ang nakahandang gulok sa ilalim ng mesa. Silang dalawa lang magkapatid ang magkasama at parehong mga babae, kaya dapat alerto siya. Ka Esteban! Tawag ng kasambahay sa labas ng kubo.
Napatingin sa paligid si Julius at nilalamig na siya. Inabot na sila ng dilem at mahamog na rin ang makarating sila sa tuktok ng bundok. Tao po! Si Dekdek naman ang nagtawag. May tao pa ba rito? Parang sa libro niya huling nakita ang ganitong klase ng bahay. Tao! Sabay-sabay nilang sambit kasabay ng paglapit pa sa kubo. Sino kayo? Sabay-sabay din silang napaatras nang may lumabas at tinamaan ang liwanag ng buwan ang talim na hawak nitong mahabang panggapas. Napadikit sina Julius sa isa't isa. Sino kayo? Tanong ni Soraya. Hindi naman nila maaninag ang mukha ng babae dahil madilim. Ang itak lang nito ang malinaw na kumakaway sa kanila. Sino kayo? Anong ginagawa niyo rito? Takot at muli silang napaatras. Talk to her! Pagtulak ni Mira sa binatilyo. Kayo na ho, ma'am. Baka tagpasin ang ulo ko niyan. Takot na sagot nito habang umaatras. Winasiwas ni Soraya ang hawak. Naroon na siya sa maliit na hagdan ng kubo. Sino kayo? Ulit niyang muli. Huminga ng malalim si Julius. Tiningnan niya ang mga kasama. Mukhang walang maglalakas loob na lumapit at kumausap sa kaharap na babae. Hinila niyang laylayan ng suot. Muli niyang binalikan ng tingin ang babaeng nasa dilim pa rin. Good evening. Pauna niya nang marahang humakbang. Inangat niya rin ang mga kamay para pakalmahin ang nangyayari. Manatili ka lang dyan. Huwag kang lalapit. Wika ng dalaga. Malamig at mahinahon ang boses ng lalaki at tila pamilyar sa kanya. Okay. Huminto si Julius. Sino kayo? At anong ginagawa niyo rito? Sa tono ng boses ng babae ay naging kalmado na ito. Galing kami sa Maynila. We're looking for Kai Esteban. Ate? Lumapit si Hiraya kay Soraya na may dalang lampara. Doon lang naliwanagan ang mukha ng dalaga. Ikaw? Sabay na sambit ng dalawa. Kinuha niyang lampara sa kapatid at itinapat sa direksyon ng dumating na mga estranghero. Ikaw yung mayabang na lalaki kanina, hindi ba? Tanong ni Soraya. At ikaw yung akala mong may-ari nitong bundok. Sagot niya. Sir, siya ho yung apo ni Kai Esteban. Bulong sa kanya ni Dekdek. Umalis na kayo. Pagtataboy nito. Napakunot na agad ang binata. Mawalang galang na iha. Ang layo ng nilakad namin para lang makakyat dito. Baka naman pwedeng makiupo at pakinggan mo kung bakit kami narito. Paliwanag ng kasambahay. Mahinang napabuntong hininga si Soraya. Pinagmamasdan niya ang mga pagod na anyo ng dalawang may edad na babae, ang binatilyo at ang mayabang na estranghero. Uminom muna kayo. Ipinatong ni Hiraya ang baso na yari sa kawayan na may lamang tubig sa mesa. Naroon ang mga bisita sa labas at magkakaharap. Nagkatinginan sila Julius kung sinong unang magsasalita. Galing pa kami sa Manila. Pauna ni Mira. Tumangon naman ang CEO at tinungga ang tubig. We're here for Kai Esteban, the herbalist. Dagdag ng tiyahin. Naikwento ko kasi ang kakayahan ng lolo niyo sa kanila. Kaya dinala ko sila rito. Aniya ng kasambahay. Sana matulungan niyo kami. Wika ni Mira. Pasensya na. Nilinga nila si Soraya na lumapit sa kanila. Hindi namin kayo matutulungan. Isa-isa niyang sinulyapan ang mga nasa mesa. Huminto ang mga mata niya sa mistisuhing lalaki. Isang bunang namayapa si Lolo Esteban. Natahimik ang lahat. Nagsayang lang kayo ng oras. Wala nang gagamot sa kung ano man ang dinaramdam niyo. Hindi ate. Hinawakan siya sa braso ni Hiraya. Kaya mo silang tulungan. Nag-arko ang mga kilay ni Julius. Ikaw ang gumamot. Hiraya, ate, ang layo ng pinanggalingan nila para lang matulungan ni Lolo. Huwag mo namang sayangin ang pagod nila. Pangungumbinsin ng kapatid. Nagkatitigan sila. Dahan-dahang tumindig si Julius.
What do you mean? Tanong niya sa mas nakababatang apo ng matanda. Pumihit ang dalagita paharap sa kanila. Tinuruan ni Lolo si Ate Soraya na gumamot. Siya ang herbalistang inihanda ng Lolo Esteban. Inilipat niya ang mga mata sa dalaga. Matutulungan niya kayo. Guguhit pa lang ang ngiti sa labi ni Julius nang magsalita si Soraya. Tumigil ka, Hiraya. Hinawakan niya sa braso ang bunso. Wala akong may tutulong sa kanila. Seryoso siyang lumingon sa mga bisitang nasa mesa na pinanunood lamang ang pag-uusap nilang magkapatid. Kung gusto nyo, dito na kayo magpalipas ng gabi. Hanggang doon lang ang maitutulong ko. Itinalikod na niya si Hiraya para muling pumasok sa loob ng kanilang kubo. Sandali lang. Huminto ang mga paa niya. Pakiusap. Tulungan mo ko. Ani ni Julius. Desperado na siya, lalo na sa haba at layo ng tinahak nila. Hindi siya bababa na walang pag-asa at walang resulta. Ikaw na lang ang pag-asa ko. We traveled and walked so hard for this. You're the only person who can help me. Huwag mo sana akong talikuran. Bato na lang ang hindi maaantig sa paghingi ng tulong ng binata. Pero tinatatagan niya ang nanlalambot na emosyon. Pumasok na tayo sa loob. Hinila ni Soraya si Hiraya paalis. Napakurap naman si Julius habang sinusundan ng tingin ang dalawang apo ng herbalistang na mayapa. Sir, English kasi, dapat tinagalog mo. Bulong ni Dekdek. Nasa loob na ng kubo si Soraya. Kaharap niya ang lumang kahon kung nasaan naroon ang mga iniwang papel ng kanyang lolo. Mga ilang aral tungkol sa panggagamot bilang herbalista. Napatitig siya sa binata kung nasaan ang estranghero. Paano niya ba mapagkakatiwala ng sarili na makakatulong siya sa mga taong nangangailangan sa kanya? O kaya ba niya talagang maging magaling na herbalista katulad ng lolo niya? Marahang binuksan ni Soraya ang bintana ng marinigang pagtilaok ng manok. Tanaw niya ang mga bisitang nasa labas. Tulog pa ang mga ito at nagsisiksikan sa kawayang silya. Nakadama siya ng awa, lalo na sa mistisong lalaki na nakaupo habang natutulog. Ate, naglaga ako ng saging para sa mga bisita. Tulog pa rin sila hanggang ngayon. Mukhang napagod ng sobra sa pag-akit dito sa atin. Naroon siya at inaayos ang mga pinatuyong halamang gamot. Hindi pa rin ba nagbabago ang isip mo? Hindi mo pa rin ba sila tutulungan? Tanong ni Hiraya mula sa likuran niya. Tumuwid si Soraya mula sa pagkakayuko at humarap sa kapatid. Wala akong may tutulong. Ate, meron. Inihanda ka ni Lolo. Gabi-gabi kang nag-aaral ng mga halamang gamot. Simple lang ang gagawin mo. Magtiwala kang kaya mo. Natigilan si Hiraya. Ganoon na rin siya. Malinaw nilang naririnig ang sigaw ng isang lalaki. Si Sir Julius. Anya nito na bumalik sa kubo. Tinanaw na lang niya ang kapatid. Pero hindi rin nakatikis si Soraya. Anong nangyayari? Tanong niya nang maabutan ang bisita sa kubo. Nakahawak si Julius sa braso. Naroon si Mira, Dekdek at ang kasambahay. Ramdam ng binata ang matinding kirot ng sugat niya. Nakikita naman ni Soraya na hindi alam ng mga ito ang gagawin. At naroon din ang masungit na estranghero na kitang-kita sa mukha ang matinding iniinda. Mabilis ang paghinga ni Soraya. Nagdadalawang isip siya sa gagawin. Nagtatalo ang alangan at ang kagustuhan niyang makatulong. Hanggang sa maalala niya kung paano ibili ng lolo niya ang paggamot. Ilang beses pang kumurap ang mga mata niya. Ate, tulungan mo siya! Nag-aalalang aniya ni Hiraya. Please, help him! Aniya naman ang ginang. Napatingin ang lahat kay Soraya nang lumapit ito kay Julius. Itinaas niya ang suot-suot nitong mahabang mangga sa bandang braso. Doon niya nakita ang isang sugat sa ibabaw ng braso nito bago siya napatingin sa mukha ng binata. Tulungan mo ko, Soraya! Kahit hirap, ay nagsalita ang lalaki. Magkadugtong ang mga tingin nila habang magkaharap. Nasilay ni Julius ang awa sa mata ng dalaga. Inangat niya ang palad
at hinawakan ang kamay nito. Hindi ko alam kung magagawa ko. Naniniwala ako sa'yo. Napatitig si Soraya sa binata. Sa pagkakataon na ito ay mabilis na nawala ang irita niya rito, lalo na't nakikita niya ang pinagdadaanan nito. Gawin mo lang ang lahat ng tinuro sa'yo ng lolo mo. Siguradong hindi ka magkakamali. Huminga siya ng malalim. Dalhin niyo siya sa loob ng kubo. Tumayo ang dalaga at humarap sa mga bisitang pinanunood sila. Hiraya, punasan mo ng maligamgam na tubig ang braso niya. May kukunin lang ako sa gubat. Oo, ate. Nakangiting sagot ng bunso. Nakaupo si Julius. Hinihintay nila ang pagbabalik ng dalaga. Pinupunasan naman ng kapatid nito ang braso niya. Pawis na pawis ang binata. Natatakot siya at baka hindi bumalik si Soraya, lalo na't hindi maganda ang unang pagtatagpo nila. Ate! Nagmamadaling pumasok ang dalaga. Nagderecho agad ito sa kusina. Sinusundan lang ito ng CEO ng tingin. Ano yan? Tanong ni Mira nang lapitan si Soraya. Mga halamang gamot po. Hinugasan niya ang ilang dahon na pinitas ng isalang sakalan ay nagtungo siya sa binata. Umupo siya sa tabi nito. Anong sabi ng doktor dito? Tanong niya nang itaas ang ulo mula sa pagkatitig sa braso ng pasyente. Nagulat pa si Julius nang magtagpo ang mga mata nilang dalawa ng babae. Sa sugat mo. Ah, oo. Iniwasan niya ang mga mata nito. Nagpunta na kami sa napakaraming doktor pero wala silang makitang kahit na ano. Mas ligtas pa rin na piliin ang medisina. Tugo ng dalaga. Pero wala pa rin nangyayari, Soraya. Nilingan niya ang ginang. Ako ang tiyahin ni Julius. Kasama niya ako nagpupunta sa klinik. Sabi ng mga doktor, wala silang makitang dahilan kung bakit nagkakaroon siya ng ganyan. Paglalahad naman ni Mira. Sana lang maging epekto sa kaniyang mga halamang gamot. Sagot ng dalaga. What's that? Nakatingala si Julius kay Soraya na palapit at may hawak na planggana. Silang dalawa na lang ang nasa loob ng kubo. Dahon ng bayabas. Kumunot noon na lang ang binata. Umupo sa harap niya ang dalagang nakasuot ng mahabang palda. Ang sabi sa akin ni Lolo, mabisa itong gamot para sa mga sugat. Ginagamit rin ang halamang gamot na ito para sa iba't ibang kondisyon. Tulad ng sugat, ulcer, impeksyon, pagdudumi, ubo, sipon, lagnat at diabetes. Nakikinig lang naman ang binata sa herbalista. Aaminin niyang humahanga siya sa kaalaman ng dalaga pagdating sa mga halamang gamot. Ang dahon ng bayabas ay panlaban sa impeksyon. Pinipigil o nakapagpapahinto rin ito ng mga bakterya at nakapagpapalis ng pamamaga. Huminga muna ng malalim si Soraya at pailalim na sinulya pa ng kaharap na binata. Go! Walang pagdadalawang isip na wika nito. Just do it. Kung anong kailangan mong gawin, gawin mo. Heal me, Soraya. Tumango siya. Pakiramdam niya, nakita niya muli ang mga mata ng Lolo Esteban niya sa kaharap na lalaki. Katulad ito ng mga mata ng matanda. Walang pag-aalinlangan at puno ng pagtitiwala sa kanya. Impit ang pag-ungol ni Julius nang maramdaman ang pagdampi ng tubig mula sa pinakuluang dahon ng bayabas. Kung hindi pa rin bumuti ang sugat mo sa dahon ng bayabas, susubukan natin ang tsaang gubat. Ang sabi ni Lolo, hindi lang yun nakakalinis ng sugat. Nakakagaling din. O hindi kaya naman, pulot-pukyutan. Alam mo ba yun? Tiningnan ni Soraya si Julius. It's honey, right? Ngumiti ang dalaga. Mas nadagdagan tuloy ang ganda na meron ito. Naging maliwalas din ang imahe ni Soraya. Magaling, tama ka. Mayabang siyang nagkibit-balikat. Hindi lang ako gwapo, matalino rin ako. At arrogante. Dagdag ni Soraya. What? Ako? Tanong niya nang batuhin muli ng tingin ng dalagang manggagamot. Oo, ikaw. Tinakpanan niya ng benda ang sugat ng binata at binitbit ang planggana. Magpahinga ka.
Baka madumihan ang sugat mo kaya manatili ka muna rito. Utos niya nang tumindig. Tiningnan ni Julius ang braso. Sumeryoso naman ang dalagang manggagamot. Hindi ako siguradong magagamot ka. Tiningala niya ang dalaga. Pero susubukan ko. Tumango siya rito. Kung ganun, magtitiwala ako sa'yo. Nagkatitigan sila. Naabutan niya sa labas ng kubo ang mga kasama ng binata. Magkakaharap ang mga ito habang napaggigitnaan ng siga. Maraming salamat, Soraya. Hindi ko pa ho siya napapagaling. Wala pa nga ho akong nagagawa. Tugon niya sa tiyahin ni Julius. Sandali pa siyang yumuko. No, malaki na ang ginawa mo. Tinanggap at sinubukan mong gamutin si Julius. Sabi ng kapatid mo, ito ang unang beses na sinubukan mong manggamot. Sana magtagumpay ka. Dagdag pa ng tiyahin ng binata. Niyaka pa siya ni Mira. Ayaw ni Julius na maging pasan sa mga taong nakapaligid sa kanya. Kaya sana maging maayos na siya. Isa siyang CEO ng isang kilalang kumpanya. Marami siyang trabaho at responsibilidad. Kaya kahit ramdam ko na nahihiya siya, alam kong ginagawa niya lahat para hindi tuluyang mawala ng pag-asa na gumaling ang sugat niya. Gagawin ko ang lahat para may maitulong. Susubukan ko lahat ng halamang gamot na makakahilom kahit papaano ng sugat niya bago kayo bumaba ng bundok. Pangako naman niya. Marahang bumangon paupo si Julius. Gising ka na? Nagugutom ka ba? Naroon si Soraya sa kusina, abala sa pagluluto. Inilibot niya ang mata sa loob ng kubo. Bumaba sandali ng bundok sina Dekdek. Inihatid ang tita Mira mo. Kailangan na raw siya sa trabaho niya. Ganun ba? Napatitig sa kawayang sahig ang binata. Alam niyang malaking abala na siya sa tiyahin. Hindi niya talaga gusto ang ganitong pakiramdam. Ayaw niyang pakiramdam na pasanin siya sa mga taong nasa paligid niya. Kumain ka muna. Salamat. Naroon ang isang tasa ng mainit na sabaw at kanin. Kumusta ang sugat mo? Masakit pa ba? Medyo. Dumaan ang katahimikan sa kanila. Nang sumubo ay sinulyapan niya ang kaharap na dalaga. Napansin ko lang na masyado kayong malayo sa city. Kung tutusin, pwede kayong manatili sa bayan o sa baba ng bundok. Ayoko na iwan namin si Lolo. Kumisap ang mata ni Julius at pinagmasdan si Soraya. Dito niya kami pinalaki. Dito kami nabuhay. Dito sa bundok, simple at payapa. You're right. Pero hindi ba delikado para sa inyo? Pareho kayong babae ng kapatid mo. Who will protect you? Ako. Napangiti ang binata. Kaya kong protektahan ang sarili ko. Lalo na si Hiraya. Sa bagay, yung kutsili mo pa lang, nakakamatay na ang kalawang. Nakangiting sambit ni Julius. Napangiti lang ito ng tipid. Tingnan natin ang sugat mo. Bumalik ito na may dala ng pulot-pukyutan sa garapon. Natigilan ang dalaga. Anong ginagawa mo? Seryosong tanong niya sa binatang naguhubad ng suot. Titingnan mo ang sugat ko, hindi ba? Walang emosyong tumango siya. Meron din ako na maliliit sa katawan. Hindi mo ba titingnan? Napalunok siya nang bumalandra na ang itaas na katawan ng binata. Kahit may ilang butlig ay kitang-kita pa rin niya ang pagiging maskulado nito. Sandali siyang napatingin sa mata ni Julius. Bago pinagkatitigan niya ang mga naroon. Pwede kong hawakan? Tumango lang ang binata. Itinaas niya ang daliri. Gumagaling naman sila. Parang natutuyo na. Itong sugat mo lang sa braso ang hindi. You're right. Itong nasa braso ko na lang ang hindi nagbabago. Lilinisan ko lang to ng tubig bago ko ulit titingnan. Sige. Salamat. Pinanood na lang ni Julius ang mukha ng malapit na dalaga. Napangiti siya. Malamang, tuluyan siyang mabighani kung lilipas ang oras. Aray! Sigaw niya nang mahuli siya nitong nakatingin. Huwag kang sumigaw. Hindi ko pa nga nahahawakan ang sugat mo.
Sagot naman ni Soraya. Kinuha niyang isang kamiseta at tinulungan niyong isuot sa binata. Thank you, Soraya. Tsaka ka na magpasalamat kapag may nagawa na ako para sa sugat mo. Inalis niya ang benda ni Julius. Lihim siyang napabuntong hininga. Wala pa rin kasi itong pinagbago. Hindi katulad noon kapag may ginagamot ang kanyang lolo. Isa o dalawang araw lang, magaling na. Ayos lang, Soraya. Hindi naman magic yung gamot na nilagay mo. Aniya ni Julius nang mapansing dismayado ang dalaga. Maghahanap ako ng iba pang gamot. Nasundan na lang niya ito ng tingin nang lumabas ng kwarto. Bakit ka lumabas? Ngumiti si Julius sa parating na dalaga. May daladala itong lumang telang bag. Hinihintay ka. Ang tagal mo eh. Wala pa ba sila, Hiraya? Wala pa. Sinundan siya sa mesa ni Julius. Inilabas niya mula sa bag ang mga halaman. Pinanood naman ito ng binata. Hindi siya makapaniwalang may ganito pang klase ng buhay. Akala niya, sa libro lang may ganitong payak na pamumuhay. Yung simpleng tirahan, paligid at pinagkakaabalahan. Parang dito sa lugar na ito umiikot ang mundo ng dalagang herbalista. At nakikita niyang kontento na ito sa buhay na meron. Bakit? Aha. Bakit ka nakatingin? Seryoso at pailalim siyang binato ng pansin ni Soraya. Para namang naputo lang dila ng binata. Bukod dito sa bundok, nakababa ka na ba ng bayan? Umupo siya sa kawayang silya kaharap ang dalagang nakayuko at inaayos ang mga halamang gamot. Nakapasyal ka na ba sa ibang lugar? Hindi. Bakit? Ipapasyal kita. Hindi lang sa bayan, pati na rin sa Maynila. Huminto si Soraya at itinuwid ang likod. Ayoko sa bayan at ayoko rin sa Maynila. Magulo ron. Napangiti si Julius. Dadalhin kita sa bahay ko. Naghinang ang kanilang mga mata. Sisiguraduhin kong magiging payapa at panatag ka ron. Nanatili at may pagmamalaki pa rin ang ngiti ng binata. Hindi mo pa nga pala alam ang pangalan ko. Hindi sumagot ang dalaga at isinakbit ang bag patungo ng kubo. Pulot po cute na lang itawag mo sa akin. Pahabol nito. Naguguluhang nilingan ni Soraya si Julius. Imbis na honey. Diskarte nito sa kanya. Eh kung ipahabol at ipakagat kaya kita sa mga bubuyog? Sagot niya. Anong honey yan? Nangingiting-iting singit naman ni Dek-Dek. Ate, nobyo mo na agad si Sir Julius? Hindi makapaniwalang sambit ni Hiraya. Hindi mo man lang ginawang isang araw ang panliligaw? Siyempre, kung katulad ba naman ni Sir Julius ang manliligaw sa'yo, hindi mo na dapat talaga patagalin pa. Umakbay pa ang kinikilig na si Dek-Dek sa kapatid niyang si Hiraya. Automatikong hinablot ni Soraya ang bunso. Itigil niyo ang kahibangan niyo. Nandito kayo para magpagamot. Kung gusto niyo pang buo ang parte ng katawan niyo na makababa ng bundok, umayos kayong dalawa. Banta niya at tiningnan ang ibabang parte ng binatilyo. Hinila niya papasok ng kubo si Hiraya. Napahawak sa pagitan ng dalawang hita ang binatilyo at napatingin sa amo. Huwag kayong mag-alala, sir. Naglaho din agad ang takot nito. Itinaas ni Dek-Dek ang hawak. San galing yan? Nangingiting-iting usisa niya. Ang mura sa bahay ng gitara na sobrang mahal sa mall, kaya bumili na ako. Kasi unang kita ko palang sa inyo ni Ate Soraya, alam kong para kayo sa isa't isa. Lumiwanag ang ngiti niya. Okay ba, sir? Nakipag-apir siya sa binatilyo. Kumakain ba kayo nito? Tanong ni Hiraya nang ilapag sa baba ang isang platong dahon ng kangkong. Kahit ano, basta galing sa'yo. Ani yan naman ni Dek-Dek. Huminto lang ito nang balingan ang nakamamatay na tingin ni Soraya. Ikaw, Sir Julius. Awang ang labi ng binata. Ni hindi niya nga alam kung anong gulay ang nasa harapan niya. Naamoy pa niya ang sausawa na nasa tasa. Pakiramdam niya ay umangat ang sikmura niya. Hindi ka kumakain ng ganito? Oh, of course! Kumakain. Favorite ko nga yan eh. Sagot niya kay Soraya. Talaga lang ha? Yes! Labas sa ilong
niyang kumpirma. Nagsimula na silang kumain. Nakaupo sila sa kawayang sahig sa tabi ng higaan. May lampara lang sa gitna na nagsisilbi nilang liwanag. Tanging huni lamang ng mga kuligligang maririnig sa labas ng tahimik na kabundukan. Napatitig siya sa mga kaharap. Totoo nga ang sinabi ng dalagang herbalista. Ito yung minsang pinapangarap na katahimikan ng iba. Yung simple, yung kontento at payapa. Ibang-iba sa kinalakihang Maynila. Kumain ka na. Nilagyan siya ni Soraya sa plato. Habang walang nakatingin ay nandidiri ang anyo ni Julius na inangat ang dahon ng kangkong. Nang lingunin muli ng dalaga ay mabilis niyang kinain yon at kunwaring kaswal na ngumiti. Masarap! Aniya niya habang nakatikom ang labi. Talaga? Gusto mo pa? Sige, salamat. Pikit mata niyang nilunok ang kung anuman ang nasa loob ng bibig niya. Tulong! Natigilan sila sa pagkain ng marinigang sigaw mula sa labas. Tulong! Soraya! Agad na tumayo ang dalaga na sinundan naman nila. Soraya, tulungan mo kami! Ang taas ng lagnat nila! Nakatayo sa labas ng kubo ang dalawang ginang habang may buhat na mga bata. Napatitig doon si Soraya. Nilinga ni Julius ang katabing dalaga. Soraya, tawag niya rito. Nagtugma ang tingin nila. Subukan mo. Siguradong may magagawa ka para sa kanila. Kumbinsin niya. Oo nga ate. Naalala mo kapag may sakit ako, ikaw ang gumagamot sa akin. Sundot ni Hiraya. Matapang niyang itinitig ang mga mata sa dalawang bata. Aalalayin kita. Agad na napatingin kay Julius si Hiraya at Dekdek. Ang ibig kong sabihin, aalalayin ka namin. Anong nangyari sa kanya? Unang tanong ni Soraya nang lumapit. Inihiga niyang bata sa silyang kawayan. Pakiramdam niya, napaso siya ng idikitang palad sa noon nito. Tingnan mo ang likod niya! Ani yan ang ginang. Napakurap siya ng masilayan ang namumulang likod ng bata. Soraya, ang anak ko rin! Napalunok ang dalaga. Hindi niya alam kung anong iisipin. Magagawa mo to, Soraya. Nilapitan siya ni Julius. Just try to remember what your lolo taught you. Huminga ng malalim si Soraya. Tumangutango siya. Hiraya, magpatulong ko kay Dekdek punasan yung mga bata ng maligamgam na tubig para makatulong na bumaba ang lagnat nila. Nagmamadali siyang bumalik sa kubo. Hinila niya kung saan ang isang lumang kahon. Natataranta siyang binuklat yon. What's that? Nasa likuran niya si Julius. Mga halamang gamot na tinuro sa akin ni Lolo. Pinagmamasdan niya ang dalagang pakiramdam niya ay nangangatal dahil sa kaba. Mula sa likuran ay hinawakan niya sa magkabilang balikat si Soraya. Mas makakapag-isip ka ng maayos kung mahinahon ka. Bumaling ito sa kanya. Sa tuwing may presentasyon ako sa kumpanya, inuuna ko talaga ang yabang para lumakas ang loob ko. Pero hindi ko nakakalimutan mag-focus at mag-isip ng tama para sa magawa ko kung ano ang dapat. Dapat ganun ka rin, Soraya. Ikaw ang pinuntahan nila. Ibig sabihin lang nun, may tiwala sila sa'yo. Kaya tulungan mo sila. Banayad siyang tumango. Naalala niya nang kausapin siya ng kanyang lolo na darating ang panahon na kakailanganin siya ng iba. Ito na ang oras na yon. Pupunta ako sa gubat. Hinagip ni Soraya ang bag at sinuksok ang maliit na kutsilyo. Sasamahan kita. Napatingin siya kay Julius. Hindi, yung sugat mo. Hindi naman ako papayag na umalis kang mag-isa. Seryoso ang anyo nito habang nakatingin sa kanya. Lalo na sa gitna ng gubat. Nag-usap sandali ang kanilang mga mata. Natauhan lang siya ng marinig ang mga tao sa labas at mabilis na nakawala sa magandang mga mata ng binata. Kailangan ko ng dahon ng luya, tanglad, banaba. Mabilis na wika ni Soraya habang naglalakad sa gubat. Naguluhan si Julius. Hindi niya alam kung makakatulong nga ba siya. Ni hindi niya kasi alam ang mga sinasabing halaman ng dalaga. Ano pa ang itsura? Julius, kumuha ka ng tanglad. Tanglad? Ulit niya tumango.
Nakatayo siya at nagpalingalinga. Napahinto naman sa paglalakad, si Soraya at nilingon siya. Bakit? Ano yung tanglad? Itinuro niya ang isang tumpok na tanim. Lemongrass? Sambit naman ni Julius habang nakangiti. Napailing na lang siya at nang muling talikuran ng binata ay doon lamang gumuhit ang munting ngiti sa labi niya. Kinagat lang ni Soraya ang hintuturong daliri ng masugatan. Ayos ka lang. Akma niyang itatago ang daliri pero mabilis na hinawakan niyo ni Julius. Nasugatan ka. Ayos lang ako. Halika. Inlalayan siya nitong maupo sa nakatumbang puno. Hinawakan ng binatang hintuturo niya at sinipat-sipat. Pinanood na lang ng dalaga kung paano nito pira-pirasuhin ang dahon ng bayabas at ilagay sa nadaplisa na hintuturo. Mukhang mabilis itong natuto sa kanya. Pinagmamasdan niya ang mukha ng binata bago siya napatingin sa paligid. Sabay pa silang nagkatinginan ni Julius at parehong napangiti. Dito rin tayo unang nagkita. Naalala mo? Binangga mo ako, kaya tinamaan ang sugat ko. Mayabang ka kasi. Katwira naman ni Soraya. Nakangiti lang ito habang pinaiikutan ng kapirasong tela ang sugat niya. Alam mo, noon, hindi talaga ako naniniwala sa albularyo o herbalista. Nung unang panahon, mga halamang gamot lang ang inaasahan ng mga tao. Pero ngayon na mas moderno na at kapag seryoso na ang karamdaman, mas mabuting sa doktor na dumiretso. Isa pa? Tiningala ni Julius si Soraya. Nagtatanong naman ang mukha ng inosenteng dalaga. Hindi rin ako naniniwala sa sinasabi nilang engkanto sa gubat. Pero mukhang totoo nga. Anong ibig mong sabihin? Kasi may diwata ngayon sa harap ko. At parang hindi na ako makakauwi sa amin dahil sa kanya. Napatitig ang dalaga sa nangungusap na mga mata ni Julius. Ngumiti pa ito at hinawakan ang kamay niya. Marahang itong yumuko habang magkadugtong ang kanilang mga mata. Inilapit nito ang gwapong mukha sa kanya. Mabilis na mabilis ang pintig ng nahuhulog na puso ni Soraya para sa binata. Sa itaas ng bundok at sa tahimik na paligid ay unti-unting inilalapit ni Julius ang labi sa kanya. At sa pagkakataon na ito ay hindi makagalaw ang dalaga. Sa paghangin ay ipinikit na lang ni Soraya ang mga mata. Napangiti naman ang binata. Naramdaman niya ang labi nito sa kanya, kasabay ng paghaplos ng masuyo sa pisngi nito. Saglit lang ang halik na yon pero parang pareho silang dinala ng sandaling yon kung saan. Mahiwaga at hindi may pagkakaila ang kanilang damdamin. Pinagkatitigan ni Julius ang maladiwatang mukha ni Soraya. Hindi niya inaasahan na sa mataas na bundok at sa gitna ng gubat niya matatagpuan ang hindi lang makapagpapagaling ng sugat niya, kundi ang babaeng papangarapin niyang maging parte ng buhay at puso niya. Malayong malayo ito sa mga babaeng nakilala niya. Anong nangyayari? Ate, hindi pa rin bumababa ang lagnat nila. Sinalubong agad sila ni Hiraya nang makabalik sa kubo. Tiningnan ni Soraya ang mga batang pasyente. Mas nadadagdagan pa ang mga ito. Magkasabay silang nagtungo sa kusina ni Julius. Anong gagawin mo? Tanong ng binata mula sa likuran niya. Magpapakulo ako ng dahon ng luya para maging tsaa. Maganda yung inumin para sa may mga sipon at ubo. Karamihan na meron ng mga bata. Tumango naman si Julius. Eto. Inabot sa kanya ni Soraya ang ilang bawang. Pitpitin mo. Ang bawang ay may antibiyotiko. Gamot panlaban sa impeksyon. Nakapipigil o nakakapagpahinto ito ng paglaki o makakapatay ng mga bakterya. Paliwanag ng dalaga. Kahit hindi ito nakapag-aral ng medisina, ay nakabibilib ang malawak na kaalaman nito pagdating sa mga halamang gamot. Marami itong alam na makakatulong sa iba. Tunay ngang nananalaytay sa dugo nito ang husay ng matanda sa panggagamot. Nagtaka naman si Soraya dahil sa anyo na meron si Julius. Bakit? You are not just beautiful. Mahusay ka ring herbalista. Pakiramdam ng dalaga'y mas tumaas ang kumpiyansa niya sa sarili.
Napanatag siya nang marinig mula mismo sa bibig nito na magaling siyang manggagamot. Sige na, magpatuloy na tayo para magamot mo na sila at bumuti ng pakiramdam nila. Payo nito. Nakahalukip-kip si Soraya habang pinanunood ang mga pasyente na pinaiinom ni Hiraya, Dekdek at Julius nang pinagkatasa ng ilang halamang gamot. Palaisipan pa rin sa kanya kung anong meron ang mga ito. Pero isa lang ang sigurado, nagkahawa-hawa ang mga bata dahil karamihan ay magkakalapit lang ang mga tirahan. Lumapit sa kaniyang binata. Kumustang sugat mo? Ayos lang. Kaila ni Julius. Itinago pa niya sa likuran ang kumikirot na braso. Pailalim siyang tiningnan ng dalaga. Nabasa yata nito ang dinaramdam sa anyo niya. Pinagmasdan ni Soraya ang sugat na sa tingin niya ay walang pinagbago. Pasensya ka na. Para saan? Wala pa rin epekto ang mga halamang gamot sa sugat mo. Soraya. Maingat na itinaas ni Julius ang baba niya. Wala kang kasalanan. I know you're working so hard to heal my wound. Ako ang dapat mag-sorry. Gusto kong makatulong pero nakakadagdag pa ako ng problema sa'yo. Sana hindi ako pabigat. Inabot ng dalaga ang kamay niya at pinisil. Hindi, Julius. Ang totoo, pakiramdam ko, gumaan lahat ng dahil sa'yo. Nadagdagan din ang kumpiyansa kung kaya ko. Kaya kong manggamot. Basta magtiwala lang ako at mag-focus sa mga itinuro ni Lolo. Tama ka. Kung hindi gumana ang pulot-pukyutan sa sugat mo, subukan natin yung iba. Tumingala si Soraya sa langit. Ilang linggo na siyang nagpabalik-balik sa gitna ng gubat para maghanap at manguha ng iba't ibang dahon. Yung mga batang pasyente, nababawasan din naman. Umuuwi na rin ang mga ito sa tuwing nawawala ang lagnat. Pero may papalit din na tingin niya ay mas doble sa mga umalis. Pakiramdam niya ay umiikot lang ang hangin na may virus sa lugar ng mga ito. Kinuha niyang maliit na aklat talaan at binasa ang mga naroon. Tagaktak na ang pawis niya. Naghahanap siya ng aloe vera, lavender oil, kalendula at iba't iba pang halaman na makakatulong sa pagbaba ng lagnat. Lalo na sa sugat ni Julius. Ayaw niyang mawala ng pag-asa na hindi niya kayang pahilumin ang sugat ng binata. Gusto niyang subukan lahat ng halamang gamot. Baka makahanap siya ng angkop na makapagpapagaling sa sugat nito. Napahinga siya dahil sa pagod. Pwede na tayong bumaba ng bundok, Julius. Auntie, hindi pa rin nagbabago ang lagay ng sugat mo. Napakurap si Julius. Kasalukuyan silang magkaharap magtiyahin sa loob ng kubo. Sinusundo na siya nito para ibaba na sa bundok. It might get worse if you stay here longer. May nakausap akong dermatologist from the States. He wants to see you. Umuwi na tayo. Bakit tila mabigat ang salitang yun sa kanya? Pakiramdam niya, mas makirot pa yun sa dinadamdam niya. Ang umuwi at bumaba na ng bundok. Parang hindi niya kaya. Hindi niya kayang iwan ang dalagang herbalista. Lalo na't hanggang ngayon, wala pa rin itong nahanap na gamot para sa mga batang may sakit. Alam niyang nagpuporsige at ginagawa ni Soraya ang lahat para sa mga ito at para sa kanya. Julius, let's go back to Manila. Hindi na naituloy ni Soraya ang pagpasok ng pinto nang marinig yun mula sa tiyahin ng binata. Naglalakad palapit si Julius sa nakatalikod na dalaga. Nasa kusina ito sa labas at nagluluto ng kung ano-anong halamang gamot. Soraya, patuloy lang ito sa pagiging abala. Pwede ba tayong mag-usap? Marami akong gagawin. Sabihin mo na ngayon. Huminga ng malalim ang binata na nakapagpahinto kay Soraya. Marahan siyang humarap dito habang pinupunasan ng kamay. Nagtama ang kanilang mga mata. Ayos lang. Tinitigan siya ni Julius. Pwede ka nang umalis. Kumibot ang lalamunan nito. Pwede ka nang bumaba ng bundok. Pigil niyang pag-aralgal ng boses. Para rin naman yun sa ikabubuti mo. Soraya, hindi na naituloy ng binatang paghakbang palapit sa dalaga ng umatras ito. Seryoso siyang
tinitigan ni Julius. Hindi kita masisisi. Ilang araw nang lumipas, hindi pa rin naghihilom ang sugat mo. I don't want to leave you, Soraya. Naiiyak niyang sinalubong ang mata ng binata. Hindi dahil hindi pa magaling to. Ayaw kitang iwan, lalo na sa ganitong sitwasyon. You need help. Kailangan mo ng taong tutulong sa'yo. At nandito ako. Lumapit siya rito at hinawakan sa magkabilang braso ang dalaga. Doon nagpatakan ng mga luha ni Soraya. Paano ka? Naiiyak na tanong ng dalaga. Pigil ang mga luha ni Julius nang punasan ng pisngi niya. Hanggat nasa tabi kita, magiging maayos ako, Soraya. Tuluyan ang bumagsak ang mga luha niya nang yakapin ang binata. Masakit ba? No. Nang yumuko ang dalaga para tapalan ng murang dahon ng saging ang sugat ni Julius, ay doon lang niya impit na ininda ang paglalagay nito ng gamot. Ate Soraya, may naghahanap sa iyo sa labas. Pumasok si Dekdek sa kubo. Sinulyapan siya nito. Ayos lang. Sige na. Lumabas ka muna. Baka sa anyo ng dalaga na ayaw siya basta nalang iwan. Hinawakan niya lang ang kamay nito, kaya lang ito tumayo. Inutusan ni Soraya ang binatilyo. Ikaw muna rito. Lagyan mo lang ang sugat niya. Kapag natapos, takpan mo ng benda. Siguraduhin mong hindi mahigpit. Sige ate. Nang makalabas ang dalaga, ay si Dekdek ang gumamot sa kanya. At halos tumulo ang luha ni Julius sa kirot na nadarama. Kapitan! Soraya! Nakarating kasi sa amin ang balita na sa'yo raw, tumatakbo ang mga taong nagkakasakit. Tinapunan niya ng tingin ang kubo kung saan naroon ang mga bata. Dahil siguro sa ikaw ang malapit kaya, imbis na sa center o sa ospital sila dumiretso, ikaw ang pinipili nila. Binalikan ni Soraya ang tingin, ang kapitan na pinapatutsadahan siya. Marahil apo ka nga ni Kai Esteban na pinakamagaling na herbalista. Pero magkaiba pa rin ang kakayahan nyo. Napakurap siya nang marinig yon. Kaya mo ba talaga silang gamutin? Katulad ng nagawa ng lolo mo nung nabubuhay pa. Kaya mo bang sagipin ang lahat ng buhay na nandito? Hindi sila tatakbo sa baguhang herbalistang tulad ko. Kung sapat ang medikal na atensyon na nakukuha nila sa bayan, Kapitan. Tumigas ang anyo ng lalaking nasa harapan niya. Isinusugal nilang buhay nila rito. Dahil wala rin namang kasiguraduhang magagamot sila sa pampublikong klinika nyo. Ngumiti si Soraya ng tipid sa kapitan. Gusto niyang iparating dito ang kakulangan nito bilang namumuno sa ibaba ng bundok. Tungkol sa kakayahan ko at sa lolo ko, siguro nga hindi ko siya kasing galing na manggagamot. Pero kaya kong pairalin ang unang ginamit niya para manggamot ng mga tao. Yun ang puso niya bilang isang herbalista. At ganun din ang gagawin ko. Pwede niyo silang kausapin, Kapitan. Kumbinsihin niyo silang sumama at bumaba ng bundok. Hindi ko sila pipigilan. Pinanood na lamang ni Soraya ang pag-alis ng kapitan sa lugar nila. Nilapitan at hinawakan siya sa braso ni Hiraya. Anong sabi ni Kapitan, ate? Umiling lamang siya. Dumaan sa harapan nila si Dekdek. Kumusta si Julius? Baling niya rito. Nakakaawa si Sir. Halos si matayin kanina nung nilagay ko yung gamot. Napalingon ang dalaga sa kubo. Kanina naman ay walang imik at kagalaw-galaw ang binata nang lagyan niya ng dahong gamot. Umaasa siyang baka umepekto na kahit kaunti ang gamot sa sugat nito dahil hindi na nito iyon iniinda. Mukhang tinitiis lang ni Julius ang sakit. Julius! Niyakap niyang tiyahin. Nagdala ko ng pagkain na tinanggamit mo. Thank you, auntie. Kinuha niyang inaabot nito. Bago magkasabay silang naglakad, napatingin pa ang ginang sa kubo. I'm really worried. Nilingan ni Julius si Mira. Baka magkasakit ka na rin dito. Yung sugat mo, wala pa rin pinagbago. Again, I'm asking you to come home, Julius. Humarap pa ito sa binata. This is my home now, Auntie Mira. My newfound home. Ito ang buhay na inaasam ko. Ito ang buhay at tahanan na hindi ko mabibili ng pera
kahit ilang bilyon ang meron ako. Bumuntong hininga na lang si Mira. Nakikita at nadarama niya ang pagbabago sa pamangkin kahit maikling panahon pa lamang ang inilagi nito sa bundok. Ibang-iba ito sa binata na puro trabaho sa kapatagan. Sa oras na umalis ako, hindi ko alam kung may babalikan pa ako. At isa pa, si Soraya. Siguradong hindi ko basta matatagpuan ang tulad niya. Kaya pababayaan mo na lang ang sarili mo. Naiiyak na tanong ng tiyahin. Nahigit ni Julius ang hininga. Soraya! Nagkatinginan sina Soraya at Hiraya. Tulong! Nagmamadali silang tumayo at tumanaw sa kubo. May babae na humihingi ng tulong na may bitbit pa na bata. Anong nangyayari? Naabutan niya ang batang tumitirik ang mga mata at naninigas ang katawan. Ate! Natatakot na napakapit sa kanyang nakababatang kapatid. Nanigas ang binti ng batang lalaki. Napatingin rin siya sa ibang pwesto. Ganoon na rin ang ibang pasyente. Hindi niya alam ang gagawin. Naririnig niya ang iyakan at ang sabay-sabay na pagtawag sa pangalan niya. Pero hindi siya makagalaw sa pwesto. Soraya. Nagising lang ang dalaga ng hawakan ni Julius. Tumutulo ang luha niya ng balingan ito. Kailangan kanila. Tulungan mo sila. Tumungo siya ng marahan. Nilapitan niya ang batang lalaki. Otomatikong naitas niya ang kamay nang hawakan ng noon ito. Inaapoy siya ng lagnat. Nag-isip si Soraya. Siguradong kaya ito kinukumbulsyon ay dahil sa mataas na temperatura nito. Ate! Sa pwesto ni Hiraya ay may nagsusuka naman. Agad niyang nilapitan ang kapatid. Nakita niyang natapong tubig na may pinitpit na bawang. Isa iyon sa mga pinapainom niya para bumaba ang lagnat ng mga ito. Patuloy sa pagsusuka ang pasyente. Hinarapan naman ito ni Soraya pero hindi niya alam ang uunahin. Hanggang sa dumating ang kapitan. Dito! May doktor akong kasama! Lahat sila ay natuon doon ang atensyon. May kasunod ang kapitan ng mga tao at may mga dalang stretchers. Dito kapitan! Tulong! Best na lang hinawi ng lalaki, si Soraya. Tiningnan nito ang rasya sa likod at ang itsura ng mga bata. Tinanaw din ito ang ilang pasyente. Nagkahawa-hawa na sila rito. Dalhin natin sila sa ospital. Nag-umpisa na ang ilang kasama ng kapitan na buhatin ang mga pasyente. Nilapitan naman ni Julio si Soraya. Wala kang kwenta, Soraya! Sigaw ng babae. Dapat matagal na namin dinala ang mga anak namin sa pagamutan. Wala kang kwentang herbalista. Hindi mo kasing galing si Kai Esteban. Tama na! Balik sigaw ni Hiraya sa mga tao. Hayaan mo na sila. Bulong ni Soraya at pinigilan ng kapatid. Hindi mo man lang sila nagamot. Hindi totoo yan. Hindi na nakatikis pa si Julius at sumagot sa mga ito. Anong hindi totoo? Tugon ng isang babae. Yung sugat mo nga, hindi pa niya napapagaling. Natahimik ang lahat. Bilyonaryo ka daw, pero dito ka umakyat. Kung may maipapayo man kami sa'yo, ay ang bumaba ka na sa bundok na to. Huwag kang magtiwala sa herbalistang hindi naman marunong magpagaling. Pumatak ang mga luha ni Soraya. Nasaan siya? Itinuro ni Hiraya ang kapatid na nagliligpit sa kubo. Matapos umalis at iwan na lang ng basta ng mga tao. Soraya! Soraya! Ulit ni Julius at hinawakan ito sa braso. Magpahinga ka na. Iniwas nito ang braso sa kanya nang humarap. Ano pang ginagawa mo rito? Tanong ni Soraya. What? Naguguluhang tanong ng binata. Umalis ka na. Naglakad na siya pero hinabol siya ni Julius at hinarang sa daan. No, hindi kita iiwan. Bakit? Tanong ng dalaga. Nagkatitigan sila. Wala akong nagawa para sa'yo. Hindi ko nagawang hilumin ang sugat mo. Ang dahilan kung bakit ka narito. Hahawakan ito ang kamay niya na mabilis niyang pinalis. Tama sila. Hindi ako katulad ni Lolo. Wala akong kwentang herbalista, Julius. Hindi kita matutulungan.
susumbatan mo rin ako katulad nila. Hindi yun mangyayari. Siguradong sagot naman ni Julius. Bakit? Kasi may tiwala ako sa'yo. Huwag ka nang magsinungaling. Sa ilang buwan na hindi ko nagawang gamutin ang sugat mo, siguradong nauubos na rin ang tiwalang sinasabi mo. Natahimik ito. Umalis ka na lang. Unahin mo ang sarili mo. Bumaba ka na ng bundok at doon ka magpagaling. Naiyuko ni Julius ang ulo. Ate Soraya, Dek-Dek, tulungan mo siyang magligpit ng gamit niyo. Aasahan kong bukas wala na kayo rito. Seryosong utos ni Soraya. Kinuha niya ang braso ni Hiraya at sabay silang pumasok magkapatid sa kubo. Sir, nilapitan ni Dek-Dek ang binatang amo. Anong gagawin natin? Pinabababa na tayo ng bundok ni Ate Soraya. Malungkot na dagdag pa nito. Ate, hindi naman porket na wala ang mga naniniwala sa kakayahan mo, hindi mo na rin paniniwalaan yung mga natitira. Kahit isa pa yan, ate, mahalaga pa rin yun. Tumigil ka na, Hiraya. Ate, hinawa ka ng bunso ang kamay niya, natigilan siya sa pag-ayos ng higaan. Matagal na tayong nasa bundok at tayong dalawa lang ang magkasama. Ngayon na meron ko ng pwedeng makasama, bakit ayaw mo siyang hayaan? Wala tayong ipagmamalaki. Anong wala? Ate, magaling kang herbalista. Magaling kang manggagamot. Paanong magaling na herbalista? Wala nga akong napagaling kahit isang pasyente. Natahimik si Hiraya. Si Julius at Dek-Dek, taga Maynila ang mga yon. Marami silang mahanap na masigit sa akin. You're going home now? Marahang tumango si Julius. Nilingapan niya ang saradong kubo. Nasa likuran niya ang malungkot na ina nito, gano'n na rin si Dek-Dek daladala ang mga gamit nila. Nasaan si Soraya? Sumili pa si Mira sa di kalayuan. Magpaalam muna tayo sa kanila. Huwag na lang siguro. Seryosong tugon ang binata. Ayaw niyang magpaalam dahil sigurado siyang mas gugustuhin pa rin niyang makita ang dalagang herbalista. Umalis na sila, ate. Napahinto si Soraya sa ginagawa. Talagang hindi mo siya hahabulin? Blankong reaksyon ang ibinaling niya sa kapatid. Hindi. Sayang, aniya ni Hiraya. Nagtataka ako kung bakit hindi mo makuha na gusto ka ni Sir Julius. Nakaupo si Soraya sa damuhan, sa ilalim ng malaking puno. Nagbabasa at nag-aaral siya roon ng mga bagong halamang gamot habang mataas ang sikat ng araw. Ate Soraya! June! Heto po! Inabot ng batang isang plastik ng bunga ng mangga sa kanya. Nakalabas na po ako ng ospital. Salamat sa Diyos, magaling ka na. Hinaplos pa niya ang ulo ng batang naging pasyente. Kamakailan lang ay dinala sa ospital ng kapitan nila. Sabi ng doktor, nakatulong ang mga halamang gamot na binigay mo para hindi kami tuluyang maimpeksyon. Talaga? Naiiyak na napangiti si Soraya. Ate Soraya, maganda at magaling kang manggagamot. Puri ng bata. Totoo po yun, karamihan sa amin. Nakauwi agad dahil sa unang lunas na ginawa nyo. Kaya maraming salamat po. Walang anuman, masaya akong makatulong. Niyakap niya ang bata. Siguro nga hindi niya mapapantayan ang galing ng lolo niya. Pero pwede siyang matuto. Lalo na may isa, dalawa o tatlong naniniwala sa kakayahan niyang manggamot. Gagawin niyang lahat para madagdagan ang mga taong yon kesa mabawasan. Sinulya pa ni Soraya ang kapatid na kaharap sa pagkain. Naroon sila sa loob ng kubo. Merong maliit na gasera sa harapan nila. Hiraya, pasensya ka na. Walang ideya itong tiningala siya. Masyado akong natakot sa buhay. Hindi ako naging magandang ehemplo sa iyo bilang nakatatandang kapatid. Napakalaki ng tiwala mo sa akin pero maraming beses kitang binigo. Nagawa pa kitang ilayo sa mga taong pwedeng maging parte ng buhay mo. At buhay mo, ate. Nagkatinginan sila. Lumapit sa kaniyang bunso. Ate, alam ko na may damdamin ka para kay Sir Julius kahit na nag-aalangan ka.
napakurap siya nang maalala ang binata. Dahil tingin mo, magkaiba ang mundo niyo. Siguro nga ate, pero nakikita ko kung paano niya ilapit ang mundo niya sa'yo. Naluluha siyang tumango. Alam ko, hangal ako, Hiraya. Pag-amin ni Soraya. Sa paglipas ng mga araw ay mas ramdam ng puso niyang kahalagahan ng binatang nagbukas ng pag-asa para sa kanya. Hindi lang bilang isang herbalista, kundi bilang isa ring babaeng nangangarap at nagmamahal. Nasa harapan ko na noon ang pag-ibig na pinapangarap ng iba. Itinabuhi ko pa. Malungkot na litanya niya. Kusa silang natigilang magkapatid. Ano yun? Sabay nilang tanong sa isa't isa. Malino nilang naririnig sa katahimikan ng paligid ang tunog ng gitara. Isang malamyos na kanta. Tumayo ang dalawang dalaga at binuksan ang bintana at naroon si Julius may hawak na bulaklak. Kasama si Dekdek na kumakanta at tumutugtog. Ate! Kinikilig na sambit ni Hiraya. Napangiti si Soraya habang nakatitig sa mga mata ni Julius. Mga matang ninais niyang pagmasdan muli. Magandang gabi, mga binibini. Magaang bati ni Dekdek nang matapos ang kanta. Tara na, Hiraya. Inilahad nito ang palad sa dalagita. Tiningnan nito si Soraya. Tumango naman ang dalaga. Sabik na bumaba at kinuha ni Hiraya ang kamay ng binatilyo. Nang makalis ang dalawa, ay umakyat si Julius para puntahan ang herbalistang gumamot sa sugat maging sa puso niya. Sandali pa silang nagkatitigan bago bumaba ang mga mata ni Soraya sa braso niya. Wala nang kahit anong benda ang naroon. Magaling ka na? Ngumiti si Julius. Pagkatapos naming bumaba ng bundok, ilang araw lang ang lumipas kusa na siyang naghilom. Hindi ako nagpatingin ulit sa ibang doktor. Kaya sigurado akong dahil yun sa mga halamang gamot na inilagay ng magaling na herbalistang nakilala ko. Lumapit ito sa kanya at hinawi ang hibla ng buhok niya. Napangiti siya kasabay ng mga luha. Pinunasan agad yon ang binata. Nagtagumpay ka bilang herbalista, Soraya. Tumango siya habang pigil ang hikbe. Hindi ako nagpaalam nung umalis dahil alam ko na babalik at babalik ako rito. Sa'yo, Soraya. Salamat. Hinihintay kita, Julius. Hinalikan nito ang noo niya. Pinadaos-dos ang tangos ng ilong sa kanya pababa. Huminto ito ng mapatapat sa kanyang labi. Umakyat ako rito dahil may gusto sana ako ulit ipagamot sa'yo. Hinawakan nito ang kamay ni Soraya at dinala sa malapad na dibdib sa tapat ng puso ng binata. Itong puso ko, Soraya. Napaiyak siya at hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Julius. Soraya, mahal kita. Marahan itong binaba ang kamay niya bago sinapo at tinaas ang magkabila niyang pisngi. Mahal din kita. Napangiti si Julius. Patawarin mo ako kung hinayaan kitang umalis. Nagkamali ako na pagdudahan ang kakayahan ko. Ganun na rin ang pag-ibig mo. Ngayon, sa halip na magduda, mas kailangan kong patunayan na karapat dapat akong maging mahusay na herbalista at babaeng nagmamahal sa'yo, Julius. Wala kang dapat patunayan dahil nakita na ng mga mata ko kung ano ka bilang isang babae at bilang manggagamot. Marahang lumuhod si Julius. Marahang natakpan naman ni Soraya ang kaniyang bibig. Hindi ako bababa ng bundok nang hindi ka kasama. Will you marry me, Soraya? Oo, Julius. Pakakasalan kita. Umiiyak niyang sagot. Naiiyak na isinot ni Julius ang singsing sa dalaga. Mabilis siya nitong hinalikan bago niyakap. At doon nagsimula ang magandang buhay ni Soraya sa piling ng bilyonaryong si Julius. Bumaba siya sa bundok kasamang kapatid na si Hiraya. Ikinasal sila sa simbahan ni Julius at biniyayaan ang anak na babae. Nagsimula na rin siyang mag-aral sa isang Institute of Herbal Medicine sa Maynila. Hindi niya rin nakakalimutan ang pag-akit sa bundok at magbakasyon sa dati nilang kubo at ang madalas na pagbisita sa mga tao roon at sa puntod ng kanyang lolo.
Saglit na sumulyap si Soraya sa langit. Nagpapasalamat siya sa mga itinuro ng kanyang lolo, lalo na sa panggagamot. Alam niyang pinagmamalaki siya nito. Dahil kahit na naduwag siya nung una, sa huli, hindi siya tuluyang sumuko. Balang araw, gusto niyang makatapos at makatulong gumamot ng mas sigurado sa mga tao sa bundok. Sa ipinaramdam na pagmamahal ni Julius sa kanya, ay nakita niyang mga bagay at pakiramdam na nasa labas ng nakagisnan niyang mundo. Dahil doon, nais niyang maging mabuting ina at kabiyak nito. Lalo na ngayon na nasa iisa na silang yugto. Lubos naman na maligaya si Julius na mapadpad sa bundok at makilala ang babaeng herbalista. Hindi lang ang sugat niyang nahilom nito, kundi ang kaniyang puso. Binuksan nito ang mga mata niya kung paano magmalasakit sa mga tao na hindi kinakailangan ng salapi. Tapat na intensyon at kagustuhan lamang tumulong. Napagtanto niya na sa realidad ng mundo, may mga bagay talaga na hindi masasagot ng medisina. At tanging puso lamang ang makakagamot at makakagawa, lalo na sa taong naniniwala. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong ibinahagi namin ngayong araw. Muli, ito po ang Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po!